Good morning, brothers and sisters. Our gospel reading for today was taken from the book or the gospel of St. John, chapter 15, verses 9 to 17. Just in case you would like to review today, reflect more on our gospel reading. In our gospel reading today, Jesus is inviting us to a more close or intimate relationship. Ang Diyos ay gusto makipag-bonding sa atin. Jesus is calling us to come closer to Him. As what? As friends. Sabi niya, I'm calling you friends, not anymore slaves. Hindi ko na kayo tatawaging alipin. Kayo ay tatawaging kong kaibigan. Kasi ang kaibigan, nire-reveal niya kung ano yung direksyon at plano niya sa buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pero kung ikaw ay alipin ko, ikaw ay aking slave, hindi ko sasabihin sa iyo lahat ng mga sikreto sa buhay. At hindi ko sasabihin sa iyo kung paano tayo magiging close sa isa't isa. But because Jesus would like to be close to us in terms of bonding, intimate bonding, sasabi niya, I call you friends. Kaya lang, yung friendship natin, yung pakikipagkaibigan ko sa inyo, sabi ni Jesus, ay merong kalakip, merong kaakibat, may corresponding requirement. Ano yon? There's a command requirement. There's a command requirement at simple lang yung utos na requirement. Love one another. Parang madali pakinggan, pero parang mahirap gawin. Eh, sabi natin, paano ba dapat gawin ito? Eh, at saka bakit ba namin kinakailangan gawin ito? Pwede na ikaw na lang ang mahalin namin, wag na yung katabi namin. Diba? Sabi natin, Lord, pwede ikaw na lang, diretso na lang sa'yo. Wag na yung mga kasama namin, wag na yung nasa likuran namin, nasa harapan namin. Ba't kinakailangan pa yun? Well, sasabihin ni Lord, because you do not choose me. It was I who chose you. I chose you, I chose you, I chose you, I chose you, you, and you. At lahat kayo, I chose you. That's why you are here. Pinagsama-sama ko kayong mga chosen ones ko here. At isa lang ang assignment na gagawin ninyo. Magmahalan kayo. Because ang gusto kong magkakaibigan, nagmamahalan. Sabay-sabay kayong pupunta, papalapit sa akin. Yun ang plano ng Diyos. To come close together towards Him. Hindi po pwedeng solo-solo lang. Hindi po pwedeng ikaw lang. Kaya nga sabi niya, I call you friends, but my dear friends, please, love one another. Eh, ang tanong, paano ba kami magmamahalan sa isa't isa? Let's go back to the greatest commandment of Jesus when He said, there are two greatest commandments, love God above all else, sabi niya, and pangalawa, sabi niya, love your neighbor as yourself. O may clue na tayo doon. Love your neighbor as yourself. Mahalin mo yung kapwa mo ng gaya sa pagmamahal mo sa sarili mo. So we can also say, if we love one another, if we love one another by loving ourselves, no? Mamahalin natin ang kapwa natin gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Yun ang clue. Pwede mong mahalin yung kapwa mo sa pamamagitan ng kung paano mo mamahalin ang sarili mo. Eh medyo parang confusing yun. Na dahil minsan sa atin eh, alam mo ba kung paano ka mahalin? Pag hindi mo alam yung sagot, yun yung mahirap. Paano ka ba mamahalin? How am I going to love you? Siguro medyo para mabigyan tayo ng clue, I'll give you some tips, no? Meron akong nabasa about friendship, and according to one ancient Greek philosopher whose name is Aristotle, very popular, meron daw tatlong types ng friendship. At itong three types of friendship that I would like to share with you, and I think they do not go individually. Sometimes you see them all together in one person, maaaring ikaw yan o maaaring kaibigan mo yan. So let me share with you these three types of friendships according to Aristotle. Namely, friendship of utility. You, pakisabi nyo nga, utility. Friendship of pleasure, pakisabi nyo nga, pleasure. And friendship of virtue. Virtue, okay. So, utility, U, P, pleasure, V, virtue.
So tatlong klase raw ng pakikipagkaibigan. Madali namang intindihin. Yung una, yung friendship of utility, meron daw tayo mga kaibigan na parang, well, ako na magbibigay sa inyo ng metaphor. Meron tayong mga kaibigan na parang pusa. Sinurita mo yung alagang pusa, taas ang kamay, makaka-relate kayo. Kahit yung mga ligaw na pinakakain ninyo, yung mga pusa na yan, pagka hindi ka kailangan, yan lumalapit. Hindi mo yan makikita, kahit yung ligaw. Pero kapag oras ng gutom yan, makikita mo yan. Ito yung mga friends with benefit. Ito yung friends na lumalapit sa'yo kapag nakikita niyang, ito kakaibiganin ko itong amo na ito. Kapakipakinabang ito, ito magagamit ko ito balang araw. Pagkagutom ako rito, kakain ako. Ito yung mga kaibigan na kadalasan, hindi mo naririnig, pero biglang susulpot in the middle of somewhere, sometime, at anong hihilingin niya sa'yo? Friend, pautang. Ayan. Ito yung mga kaibigan mo with friends with benefit, no? So, ito yung friendship of utility. May mga pangangailangan. Ito yung mga classmate mo na friend, pero naman ballpen pag may examination. O yung friend, pahingingan ng 1/4 sheet of pad paper. Lahat na lang hinihingi. Friend, may baon ka ba dyan? Pakain naman. So, ito yung friendship with benefits. Some are like this. O sometimes we are like this. Pero meron din parang friendship of pleasure, no? Ano yung friendship of pleasure? Ito yung mga kabody-body natin. So ito yung metaphor na magagamit ko sa inyo ay parang aso. Sino rito may aso? Mga nag-aalaga ng aso, okay. Sa mga nag-aalaga ng aso, alam niyo yung aso nyo, masarap kasama yan. Ito yung activity partner ninyo. Ito yung equal partner ninyo. Ito yung kasakasama mo pag naglalaro. Ito yung kasakasama mo pag nag-sports. Ito yung masarap kasama. Ito yung masarap katrabaho. Ito yung kadalasan sinasabi mong best friend ko, best buddies ko. Kasi pareho kami ng wavelength. No? Are you still with me? Okay, klaro tayo. So ito yung mga kaibigan mo na pleasant kasama. Pero on the third level, meron tayong tinatawag na friendship of virtue. Yung friendship of virtue natin, wala akong maisip na hayop dito. Pero may naisip ako tao. Ito yung parang parent mo. Parent? Bakit parang parent pero friendship? Kasi, ang sabi dun sa third level ng friendship, ito dapat yung mga taong brings out the best in you. They are the people that gives you the best version of yourself. Pinalalabas niya yung best version of yourself. According kay St. Thomas Aquinas, friendship should be like charity. Ano yung charity, no? Dapat daw, you look after or you think for the benefit or the good of the other person. If you think, always think for the good or the benefit of the other person, kahit hindi niya hingin, ikaw ang magbibigay. Are you willing to sacrifice that? Sino ho ba dito mga magulang, ang mga may anak? May tao ho ba dito? Ah, gising ho ba kayo? Ah, okay. So yung mga magulang dito, pakitignan nyo po yung mga taas, tinaas ninyong kamay. Tatanungin ko lang kayo, meron ho bang ugat? Yan ho ba ay kamukha pa rin ng inyong kabataan ng inyong mga daliri? Kung ang inyong mga daliri po at sa inyong mga kamay ay nakikita niyo pong nag-ugat na, masyahan po kayo. Dahil yan po ay pag-aaruga sa inyong mga anak. Kapag ka kayo po sabi niyo sa sarili niyo, Father, meron akong mga gustong bilhin ng kabataan ko. Minsan t-shirt lang na simple. Pero imbis na ibili ko ng t-shirt, titipirin ko na lang. Kasi ipanggagatas ko ng anak ko. O kaya, sabi ko sa sarili ko, ipagpapaaral ko na lang sa anak ko. If you have done that sacrifices, that is parenting. And that is a level of friendship na sinasabi dito. Na tinitingnan mo yung ikabubuti ng isang tao. Kahit hindi niya hingin sa'yo. Ipaglalaba mo siya. Ipagluluto mo siya. Kaya nga pag tinanong ka ng asawa mo, Dear, mahal mo ba ako? Humarap ka sa salamin sa inyo mo, kita mo ba to? Kita mo ba to? Kita mo ba to? Lahat yan, ibinigay ko sa iyo. Pagluluto, paglalaba, ano pa gusto mo? Pagpapaaruga ng anak mo. Ah, minsan ako na nga naglilinis ng sasakyan.
Pag sinabi mo sa kanya lahat ito, enumerate mo, kung hindi pa pagmamahal to, ano na lang, edi katangahan. Dahil in love talagang, magiging tanga ka because you're willing to give everything for the sake of the loved one. Pero yun lang ba yun? Yun lang bang ang ibig sabihin ng virtue? No. Sasabihin mo, parang katunog naman siya, Father, ng utility. Hindi. May kakaiba ito. May twist ito ng konti. Ano yung twist ng konti? If you are looking after the good or the benefit of the other person, hindi lang po pwedeng puro pampering lang, puro bigay lang ng bigay. Sa mga oldies dito, makaka-relate pa kayo sa akin, kung natatandaan niyo pa yung inyong Florante at Laura, nako, ano ba yun, Father? Balikan nyo na lang, hanapin nyo sa internet, Florante at Laura. Meron doong kaunting stansa na nagsasabing, ang taong laki sa layaw, karaniway hubad. Natatandaan nyo pa siya? Tapos may isa pang linya, tapos ang last line niya na malapit sa kanya, masaklap na bunga ng maling pag-ano, ng maling pag-aaruga o maling paglingap. No? Anong ibig sabihin? Yung mga tao na laki sa layaw, ibig sabihin, bigay ka ng bigay, pampered na pampered mo, oftentimes, napapariwara. Laki sa layaw, karaniway hubad, napapariwara. Bakit sila napapariwala? Kasi unfortunate result daw ito ng wrong upbringing. Unfortunate result of a wrong upbringing. Kasi nga, binusog mo sa layaw, pero nakalimutan mo yung isang important element. Ano yun? Disiplina. Kaya nga yung mga magulang, ang kanang kamay niya ay pagmamahal at pag-aaruga. Sa kaliwang kamay naman niya, siya ay nagdidisiplina at nagsasabi sa iyo, mali na yung ginagawa mo, anak. Kinakailangan kitang paalalahanan. Reprimand. I should remind you of what to do and what you should do for your life. Kaya nga, sa unang banda, tayo ay nagbibigay ng pagmamahal sa ating mga anak. Ganon din naman sa pagkakaibigan. Binibigay mo sa kanyang lahat. Pero, do not forget, pag nagkakamali na yung kaibigan mo, nagpapariwara na yung kaibigan mo, palalahanan mo din siya. No? Remind your friend na mali na yung decision mo. Maliya ang mga decision mo sa buhay. For example, nakikiapid na. Sabihin mo, mali yan. Hindi ako pwedeng, ako dahil kaibigan mo ako, hindi ako pwedeng magsawalang kibo na lamang. Sasabihin ko sa iyo, magkasama tayo, mahal kita, kaibigan kita. Pero yung mali yung makiapid sa hindi mo asawa. Oh. That is our role. Ganon din sa mga magulang. Pag mali na yung ginagawa ng anak mo, palalahanan mo siya. Because ito nga yung you're acting not really as a parent here. You're acting as a friend. At yun yung role ng mga magulang. Habang tumatanda, dapat nagiging kaibigan. Pero challenge, ano? Challenge. I would tell you a story, personal story. Nung bata ko, siguro makaka-relate kayo sa akin. Uso, hindi pa kasi uso doon ng bantay bata, 1680. Hindi pa kayo masusumbong. So before, nagdidisiplina talaga magulang. Kaya lang yung pagdidisiplina nila, may pananakit, no? May kahalong pananakit. Anong ginagamit? Either pamalo o sinturon, no? So isa ako doon sa mga natamaan ng history ng sinturon at pamamalo. At one time, nagkaroon ako ng pagkakamali sa pamilya. Meron kaming bisita, meron akong gamit niya na bata pa ako eh. Nasira ko yung gamit by accident. So, kailangan harapin ko yung pamamalo. At dahil special yung pangyayari, dahil may guest. So, nilabasan din ako na special na pamalo ng tatay ko, no? Dos por dos yung nilabas niya para sa akin. At talagang nararamdaman ko yung unang palong mainit sa aking katawan. At habang ako'y namimilipit sa ilalim ng hagdan, mga magulang tatawagin niya, umiiyak ka, umiiyak. And tatay ko, sasabihin niya pa sa'yo, tahan. Huwag iyak. Eh di, umiiyak, pinipigil mo sarili mo. Sabi niya, tahan o di, tahan daw. Paano, tatahan, sakit-sakit. Tapos sasabihin niya, alam mo ba kung bakit kita pinalo? Eh di syempre, dahil may nagawa akong mali, no? Sabi niya, kaya kita pinalo kasi, alam niyo ba sagot?
mahal kita. Nasabi tatay mo, kaya kita pinalo kasi mahal kita. I'm trying to discipline you. I'm trying to correct you. Kaya lang, ang way natin noon is giving pain. No? Ngayon, bawal na yon. Pero sabi ko sa sarili ko, habang ako'y umiiyak, sabi ko, naku, pagtanda ko, ipararamdam ko rin sa tatay ko na kung gano'n ko siya kamahal. 85 years old na tatay ko, hanggang ngayon, hindi ko pa siya napapalo. Babawi din. Biro lang. Biro lang. Pero mga kapatid, nakakaintindihan tayo, no? If in case na mahal mo yung tao, hindi mo pwedeng puro bigay ka lang ng bigay. Kinakailangan, meron ka rin na, teka, sobra na yan. Mali na yung ginagawa mo. You have to do that. That's why you have to understand, if this is our understanding of love and friendship for one another, ganito din ang Diyos sa atin. Kaya nga sasabi sa'yo, my friend, pick up your mat, get up together with your cross, and follow me. Hindi pa pwedeng sasabihin mo, Lord, pwede bang siksikliglig at umaapaw lang lagi? Sasabihin niya sa'yo, hindi. Kinakailangan may cross. Bakit? Kinakailangan matutunan mo ang buhay mo na hindi lang puro sarap. Kinakailangan madraw ko yung best out of you. Kasi kung halimbawa puro sarap lang, hindi mo maintindihan ang ganap ng buhay. Kaya nga ikaw ay matibay sa panahon, matibay na humaharap sa buhay. Kasi nga, ikaw ay nagdaan, hindi lamang sa ginhawa, kundi pati sa hirap. Yun ang pagmamahal ng Diyos. Parang kinasala, no? Sa hirap at ginhawa, tayo'y magsasama papunta sa Kanya. Do not forget, God's invitation today is friendship. But friendship with a twist. Merong corresponding commandment. At sabi niya, love one another.